narinig nyo naman siguro ha, kung ano yung mga nangyayari ngayon. Si Inday Sara, kinaltasan ng at least 70%. 70% ba yung tinanggal doon sa kanyang budget? 700 million na lang yata yung natira. Baka pampasweldo na lang yan sa mga tauhan niya. Anong masasabi nyo dyan, Coach Ollie? Isiro na. Sana nga siniro na eh. Siniro na. Nahiya pa sila. Oh, ganyan din naman ang patutunguhan yan eh. Pero antayin natin kasi magagalit na talaga ang taong bayan. Isipin mo, pagdating kay Sara, tinitipid siya. Tapos yung, alam mo yung ginastos ng mga pulis dito? Doon na lang, pasahod, etc. Finocus, parang yung security. Tinanggalan ng security si BP Sara dahil kailangan lang ng madagdagan ng mga pulis yung pala. Dito lang sasayangin. O, ganito rin sa budget, di ba? Akala siguro ng camera ito si Inday Sara patay gutom sa pera, no? Oo, hindi katulad nitong co-chairman nitong committee na to na may mga lumalabas sa TikTok, ha, lintik ang mga designer bags, designer ano clothes. Wow. Oo, antindi ha. Saan ang galing pinambibili niyo niyan? O dapat magkaroon ng lifestyle check, no, sa lahat ng mga kawaninang pamahalaan, no? Tapos i-record kung ano yung mga mamahalin na mga gamit na nakikita in public. Kasi, syempre, ang public, ano, ang public office is a public trust. Ika nga, kailangan, ano kayo, transparent kayo sa lahat ng mga ipinak. Alam nyo sila, Duti, ano, ama, ano ko lang bago ka, ano, ha? CPRD, katulad ng sinasabi ko, may mga, si Basti Duterte, merong sasakyan na ibinigay sa kanya. Si, ano, si, yung isang endorsement niya. Dahil, syempre, ano siya dun eh, contract, may kontrata siya dun eh, na i-endorse siya nitong produkto na to. Binigyan siya ng isang mamahaling sasakyan. Nung nakita ni PRD na ginagamit niya yung sasakyan na yun, pinagalitan niya si Mayor Basti. Sabi niya, uy, ano yan? Kanina yan? Sa'yo yan? Iyan mo yan. Huwag mong gagamitin yan, ibenta mo yan. Kasi pangit na nakikita ng mga tao na nasa pamahalaan tayo, tapos namumuhay tayo ng marangya. Ganun ang disiplina ni PRD. Right there and then, si Mayor Basti, inano yun, binenta yung ano na yun, yung sasakyan na yun. Meron pa siyang isang sasakyan na binigay din sa kanya ng isang supporter, pero ano na yun, ibinabalik niya yun dahil nagalit din si PRD. O, isoli mo yan kung kanino man ibinabalik niya, ayaw nang tanggapin. Netong nagbigay sa kanya, dahil binigay na sa kanya, sports car to. Ang ginawa ni Mayor Basti, binenta, binili ng ambulansya, pinamigay sa mga ano, sa mga mga barangay dito sa Davao. Ganyan ang mga Duterte. Kaya kung sisiraan niyo yung mga Duterte, baka naman pwede wag sa corruption at saka sa droga. Oo, kasi nilalabanan nga nila yan nung panahon nga nila, nawala yan eh. Nawala nga kayong mga kurakong. Oo, nung panahon ni Duterte, ngayon nga lang kayo ulit nagsibalik dahil panahon na yata ng mga kriminal ngayon, kaya nandiyan na naman kayo eh, Coach Ollie. Tama, tama. Si Boss Dada, ang galing talaga. Pag Duterte ang pag-uusapan, excuse me, huwag yung tungkol sa corruption. Alam naman ng mga Pilipino yan eh. Ang galit lang talaga sa mga Duterte, eh yung mga adik, diretsuhin na natin. Kasi talagang sinugpo nila yan. Drugs, corruption, at saka itong mga rebelde, yan talagang tatak Duterte yan. Di na natin may aalis yan. Kaya itong mga sinabi ni Attorney Panelo, nakakalungkot, pero naniniwala ako doon. Hanggang 2028 yan. Kung aabot, puro paninira kay BP Sara yan. At ang mas nakakalungkot pa doon, hindi lang mga Duterte ang sisiraan. Ang ahensya ng gobyerno ngayon, nakikita natin na pulis, mga pulis, hindi man lahat, mga kongresista, hindi man lahat, doon sila nakafocus. Marami sa kanila nakafocus para siraan ng mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Nakakasawa na po. Nakakalungkot at nakakahinayang kasi yung perang nilulustay para dito, eh talagang tumatapon. Marami nga tayong alam, binabayaran pa yung mga vloggers para lang siraan ang mga Duterte. At yan po ay well documented kasi mismo yung mga vloggers umamin. Meron pa nga kami mga sila. Video, yes. Ano dyan eh. Binabayaran diba? Sila. Taxpayers money yung ginagamit sa kanila. Okay. Tsaka madagdagan ko lang, bago natin ibigay kay Jay Guevara, saan ba nakatira si PRD ngayon? Tinan yung bahay ni PRD, sobrang simple. Tinan yung pamumuhay ni PRD, sobrang simple. Yung pananamit ng matanda, sobrang simple. Eh sabi nga niya eh, nung nakausap natin siya nung nakaraan,
masyadong malaki ang gagastusin ko kapag katinulungan ko, kapag pumunta ako ng Maynila. Pero dahil tumatakbo si Mocha Uson, distrito 3 ng Maynila, kahit magastos, pupunta ako. So maririnig mo ba yon sa isang tao na korap? Walang problema pera pagka-korap ka. Pero ito si PRD, laging bukang bibig niya na wala akong pera, wala akong... May kita mo naman talaga sa kanya na hindi talaga siya magarbo no? Kahit sa pananamit and all. May kita mo talaga, pwede mo talaga silang siguro pagbintangan na maras sila, marami silang mga nasaktan, marami silang mga ginulpe, o kung ano man. Pero corruption? Babaero, di ba? Babaero, pwede siguro. No. Pero pagdating sa corruption at saka sa droga, abay, talagang hindi mo maano yan. May papansin mo sa kanilang lahat, napayak sila. Si Inday Sara, nakita mo ba nagdamit ng ano yan? Ng designer clothes yan? Sila Baste, nakikita natin. Maputol kita. Kahit simple yung damit ni VP Sara, ang ganda, no? Maganda siya. Hindi na kailangan, hindi katulad nito ni Kimbo, na kailangan pang magdamit ng maganda para magmukhang tao. Hindi lang yan, meron diba? Isang, ang ganda, alam mo, mamahalin yung suit, pero mukhang penguin, eh. Sino yan? Yung napapanggap niya ba si Mente? Easy. Again, ha, ang opinion ng Banateros, ay opinion lang ng Banateros, labas mo dito ang KOJJ at SMNI. Oy, Jay Guevara, anong dadagdag mo? Yun na nga eh, yung sinasabi kanina ni Boss Dada na simple lang, talagang hindi mo, kung sila ay corrupt, eh dapat hindi ganun yung asta nila. Kaya nga galit na galit yung mga yan sa mga Duterte, dahil nakikita ng mga Pilipino, yung talagang isang politiko na naging presidente na ngayon na yung anak ay isang vice presidente na hindi talaga nangupit sa kaban ng bayan sa gobyerno. Kaya nga visit na visit sila diyan. At mapatungkol doon kay VP Sara sa budget. Nakakatawa lang isipin na si VP Sara tinitipid nila pero si Romualdez waldas ng waldas. Yes. Tsaka ito pa, ayuda dapat ng ayuda, no? Kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino ay dapat bumilib tayo sa mga Duterte dahil biruin mo kahit wala ng pondo ang kanilang opisina ay magtatrabaho at magtatrabaho pa rin. Alam mo yun, nasa screen si para. Oh, yan ba itsura ng mga corrupt? Kita mo mga naka-t-shirt kamuha lang. Ako pa yung isa. Ay, kumukha mo. Wow. Yan, no? Dapat dyan tayo bumilib sa mga Duterte kahit wala na silang budget sa kanila opisina. Magtatrabaho at magtatrabaho sila. Eh, ang tanong, kaya ito ng mga bumabatikos sa Duterte kahit wala na silang budget sa kanilang mga opisina? Kaya nilang magtrabaho? Baka bukas sa Makalawa, bigla na lang mag-resign itong mga to. Yan ang pinaka katanungan sa kanila. Master Judea. So tama yung sinabi ni Coach Oli kanina, no, na sinabi ninyo na itong mga Duterte napakasimple. At ni minsan sa television hindi natin sila nakitaan na meron silang mga designer clothes. Hindi katulad nung payat na taga Marikina. Ano ba yan? Kongreso ba yun? No, Kongreswoman yun. Sa ano pinangalanan mo? Napakalimutan ko yung pangalan, no? Si Inday Garutay. Inday Garutay. Actually, may picture dito. Hindi ko nga mabasa yung iba kasi sa sobrang designer, ang hirap basahin, di ba? Yung mga ganun. Yung pangalan ng damit. Joshua! Mga ganun. Diyan mo makikita kung sino ang nangungulimbat. Hindi ko sinasabi nangungulimbat siya, no? Pero sa lifestyle na ganito, medyo mag-iisip ka kung saan ang gagaling. Ito ba ay mayaman na dati? Ito ba ay talagang may gintong kutsara nakasapak sa kanyang bibig? Hindi katulad ng mga Duterte, kahit kailan, ulitin ko, hindi natin sila nakitaan, ang mga magagarang kasakyan, mga garbong damit, kung ano-ano pa. At ito 2 billion lang hinihingi ng Office of the Vice President, no? Hindi niyo binigay. 2 billion, 1.4 billion per day nga sa flood control. Correct. Per day. Pero tapos ito 2 billion per year, no? Per fiscal year. Pero hindi niyo ibigay. 2 billion down to 733.198 million. So ang kinaltas po dito ay almost 1.3 billion, okay? Actually, itong ginawa nila is equivalent to zero na ito, mga babayan. Paano magagawa ng OVP yung mga proyekto na kanilang gagawin sa susunod na taon kung ganito lang ibibigay nyo? Kasi parang ang nangyayari, ang binigay nila dito, mga kapatid, mga kababayan, ay yung pampasweldo lang ito sa mga empleyado.
ililipat daw yung kinaltas na pera, ililipat sa dalawang ahensya. Anong ahensya po ito? Okay? Sigurado ba tayo na yung pera na yun malilipat dyan sa ahensya na yan? Kasi may mga instances nga na hindi natin alam. Ha? Alam ko kung anong ahensya yan. Ano yun? Kaliwa at saka kanang bulsa. Ayun! Oh. Yan, dalawa eh. Kaliwa at kanang bulsa. At uulitin natin ha, kung noong mga nakaraang panahon, nakaraang buwan, may mga insertions na hindi natin alam, malalaman na lang natin na nabubulgar dahil sila ay nahuhuli. So now, sana naman, no? ang taong bayan, magising na. Nahiya pa kayo, hindi nyo pa siniro eh, no? Sana siniro nyo na lang. Alam nyo, simple lang naman to. Yan itong ginagawa nila. Una, gusto nila ipahiya si VP Sara Duterte na sasabihin nila, oh, eto, mga Duterte yan, mga siga yan dati, mga malalakas ang loob niyan, mga malakas yan sa taong bayan. Pero, oo, tataluhin namin yan. Oo, ipapahiya namin yan. At ang pangalawa dyan, ha, eh siyempre, mawawalan ng ano eh, makakain yung mga sugapang buhaya sa Croco Farm. Oo. Eh baka yun ang ibig sabihin nila doon sa pagkakaltas ng budget ng Office of the of the Vice President. So, pero kahit pa paano, natutuwa tayo, mayroong kumukontra katulad ni Marcoleta, may kumukontra, no. Hindi lahat eh sumusunod. So, pero abangan natin eh, baka mamaya mawalan din ng pondo si ano no, si Marcoleta kasi pahiyang-pahiya sila doon. Oo, doon sa sinabi, sinabi Marcoleta. Ni Marcoleta oh. Yung mga binitawan niya sa Kongreso, eh biglang nagsalita itong si Kimbo, sinabi niya, eh walang ano eh, last hearing, wala namang parang walang nag-request na i-terminate eh. Correct. Kaya sabi ng congressman, oh ngayon, meron ng request, ba't hindi mo pa i-grant? Correct. So talagang dito mo mauhuli na talagang mga sinungaling bias. Itong mga... Tsaka ito ha, pang insulto to, Musdana, kasi ang binigay kay VP Sara na pondo ay kaparehas na kaparehas ng pondo ni dating Vice President Leni Robredo. Mm. So ano ibig sabihin nila doon? Parang, oh, eh, parehas lang naman kayo. So, talalahanin natin, ha, si VP Leni Robredo ay walang achievement na nagawa sa kanyang panunok. May kung meron man, hindi nagbigay ng malaking impact sa sambayan ng Pilipino. Pero si VP Sara Duterte, number one, mm-hmm. ha, na pinagkakatiwalaan na nagtatrabaho sa gobyerno, mga leader natin, at yung ahensya na inahawakan niya, number one din. Di ba? So, bakit may paparehas nung kay Leni Robredo? Parang gusto talaga ipahiya. Yung parang ilagay si VP Sara sa spotlight. Eh, kahit na zero. Sabi niya, okay lang eh. So, 700 million. Oo. Is greater than zero. So, makikita ninyo, magpe-perform si Inday kahit walang ano, kahit walang budget. Danchan. Yes. At una, balik natin dun sa usapin ng kay VP Sara. Tinawin natin ano ba issue rito. Ang issue rito ay budget ng Office of the Vice President. Ngayon, ano ang mga katanungan doon? Ang mga katanungan doon ay patungkol sa 125 million. So, nonsense. So, anong ibig sabihin nito? Ito yung tinatawag na old tradition, corruption, na hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Isa. Pangalawa, ito yung pamamaraan nila para pabagsakin ang isang Inday Sara Duterte, Vice Presidente, dahil hanggang ngayon alam naman natin kung sino yung talagang gusto makipagkompetensya dito, kahit makita natin sa rating na hindi nakikita sa rating, pinakahuli nga eh, no? So makikita natin, kapag tinanggalan mo ng budget, Coach Oli, Boss Dada, itong Office of the Vice President, hindi makakapag-function ito ng matino. At yun ang gustong gawin nila, na i-paralyze nila ang trabaho ng Office of the Vice President at walang accomplishment. Pero pag-usapan natin ito, Coach Oli, Master Judea, pag-usapan natin ito, ito yung pinakamalupit dito. Yung 70% na kinaltas to 30%, alam mo anong problema ito, bakit kinaltasan ito? Ang pinag-uusapan dito ay si Eddie. Oh, si Eddie, papaano siya? Papaano ako? O, diba? Yung porsyento, naalala ko ito, hindi pwede magsinungaling ito. Itong kamukha lang itong bibigay kong jurisprudence, kailan lang ito sa DBM. Sa DBM, may kumausap sa akin ito, Coach Oli, Brateros. Kinausap ako ng mga ito at sinabi sa akin na marami ka bang kakilala na mayor sa Mindanao? Sabi ko, marami. Pagawan mo sila ng resolution
Pagkatapos, isubmit mo sa akin, ipapasok natin sa DDM, kami na ang magpapalabas ng proyekto, kaltasan natin siya ng 5%, 5%, 5%. So, yun ang ibig ko sabihin, Boss Dada. Etong kay Inday Sarang ito, hindi kasi siya pumayag sa korupsyon, kaya kinaltasan siya. Pangalawa, at kung kakaltasan naman siya, isa itong bitag, isa itong trap. Eh, saan mo, pag ito, in-audit ito, saan napunta yung 100, yung kabuang pera mo, pa-audit natin, masisira lang yung mga proyekto, Posada. Kaya ito, maliwanag ito, na-trap kay BP Sara ito, kung kinagat niya ito, kulang ang perang ibibigay niya at papagawa niya sa mga dapat niyang pagawa. So, madali siyang, masilo o mabitag para mapaalis ang pwesto, Posada, Pocholi. Yun daw kanilang kinaltas dahil daw sa duplication. Parang dinuduplicate daw ng office of the vice president yung mga meron naman ng aktibong ganitong mga programa. Bakit yung Tingog Party List? Walang ginawa yung Tingog Party List kundi mamigay ng ayuda. Correct. Trabaho ng DSWD yung pamimigay ng ayuda. Hindi ba? Pero kinukumpara actually ng Tingog Party List yung kanilang opisina sa OVP, malayong malayo. Tingog Party List, ilan ba ang bumoto sa inyo? Ilan ba ang bumoto kay Inday Sara? Hindi po magkaparehas ang function ng Tingog Party List at ang OVP. Ibang-iba po. At pangalawa po ang OVP sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas na a heartbeat away, pwedeng maging presidente si Inday Sara.